Yo, what's up, what's up? It's your boy RG is in the house. Yo, nandito na naman po ang inyong tagapagbantay at muli na naman tayo magbibigay ng isang reaction and review video, mga kabantay, mula kay Seth Ianakda. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Seth Ianakda, ay mag-subscribe na po kayo. At ganun din po sa Rap Kortiba at kinakapos ako ng hininga. Ayan, mga kabantay. At kung gusto niyo po ng ganito klase ng reaction and review video, ay subscribe lang, dalaw lang po kayo sa RGTV, mga kabantay, para nakikwentohan ko kayo. Yan. And then, kung ayaw nyo naman ang na-stopo kayo, may kita nyo po ang link ng content ni Sir Ian Akda sa ating description box, mga kabantay. Umpisaan na natin ito, mga kabantay. At ang description nga ni Sir Ian Akda dito ay masasapian pa ba ng demonyo ang mga Kristiyano? Yan. Isang katanungang malamang marami na nung bakit kayo mga ano lang hindi ganun mga Kristiyano, ibig sabihin pag Kristiyano naman ibig sabihin ano eh lahat ng naniniwala kay Jesus Christ, di ba, as a true God and Savior. Alright, umpisahan na natin to. Eto na nga, ano ba ang pagsapi ng masamang espiritu sa mga tao? At kung ito ay totoo, posible ba nasapian ng masamang espiritu ang mga Kristiyano? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Maaaring iba po sa inyo naka-encounter na po ng sinasapian ng masamang espiritu. Pwedeng nakita nyo po ito personally o kaya man po nakita nyo lamang po ito sa mga palapas. Usually po sa... Ayan ako, nakakita na ako ng ganyan. Dati yung kaibigan ko sinapian ng... masamang espiritu at ako pa nga yung pumipigil sa kanya. Malakas na hindi mo siya mapipigilan na ikaw lang mag-isa. And parang yung mata niya nalilisik. And mahaba yung dila niya. And kaya siya parang naging ganun is lasing siya, nakainom siya tapos nakaganan siya. Nakadrug siya. Yan. Mga horror movies. Ngayon po kapag sinabi po natin na isang tao sinasapian ng masamang espiritu, madalas na i-encounter po natin sa mga tao na yun, nagbabago po yung kanilang boses na parang nagbo-boses demonyo po sila at kung ano-ano pong mga pinagsasabi nila. Madalas po nakikita po natin na nanlilisik po yung mata ng mga sinasapian po ng masamang espiritu. Lumalakas po sila, meron po silang kakaibang lakas at hindi po nila makontrol yung kanilang sarili. So kapag nakakakita po tayo ng mga sinasapian ng masamang espiritu, madalas po nagwawala po sila at di na po nila alam yung kanilang ginagawa. Kasi nga po, sinasabi natin na sila po ay sinapian or pinasukan ng masamang espiritu or ng mga demonyo. Dito po sa Pilipinas, madalas po nakaka-encounter tayo ng mga sinasapian ng masamang espiritu, madalas po ay sa school. Maring iba po sa inyo naka-encounter na sinapian po yung mga estudyante ng masamang espiritu. O kaya man po sa... Bakit kaya pag may sinasapian ng masamang espiritu ang tinatawag mga mga albularyo, spiritista, no? Ba't kaya yun ang tinatawag nila? Ano kaya meron sa kanila? And ako, no, para sa akin lang, opinion ko lang, and sa church is etong ginagawa ng mga albularyo and spiritista para sa akin lang is hindi sa Diyos. Yan. Eh siguro kayo na lang mag-research kung bakit hindi sa Diyos 'yon. Although nag-aano sila na binabanggit nila yung pangalan ng Diyos pero hindi sa Diyos 'yon. Sa mga liblib na lugar na malayo po sa kabiyastan. At pwede rin po sa kung saan lugar man po. Wala pong pinipiling lugar yung mga sinasapian ng masamang espiritu. Ngayon po mga kapatid, since yung iba po sa inyo nakaka-encounter ng sinasapian ng masamang espiritu, ito po ba ay totoo? Ito po ba ay biblical? Meron po bang sinasabi yung Biblia patungkol po dito sa mga sinasapian ng masamang espiritu? So ngayon, tingnan po natin yung ilang verses sa Bible na mapapatungkol po dito sa mga sinasapian ng masamang espiritu. Basahin po natin ang Matthew chapter 9 verse 32. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Sabi naman po sa Mark chapter 5 verse 2, pagkababa niya... Pipi siguro yun, no? Piping sinasapian, hindi piping. Para na siguro siya sa word. Sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito naman po ang sinasabi sa Mark chapter 7 verse 26. Ang babaeng ito ay isang hentil na taga Sirofenisha. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak. Ito naman po ang sinasabi sa Luke chapter 4 verse 33 to 34. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos.
At ang sabi naman po sa Acts chapter 16 verse 16, isang araw nang kami papunta sa pook dalaminan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya nakakapanghula. So base po sa mga binasa nating mga verses. Oh, ayan na mga kabantay, isa na rin yung manghuhula na mga kabantay. Sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya nakakapanghula. Ayan, mga kabantay. So yung hula, ibig sabihin hindi sa Diyos yan, mga kabantay, kundi sa isang masamang espiritu. Sa Bible, makikita po natin na totoo po yung mga sinasapian ng masamang espiritu. So ibig sabihin po, totoo na mayroong mga masasamang espiritu or mga demonyo na pumapasok doon sa tao. So nakita po natin mga kapatid na kapag yung isang tao sinapian ng masamang espiritu, physically and emotionally, nag-iiba po sila. Yung mga makikita po tayong kakaiba sa kanila every time po na merong sinasapian ng masamang espiritu. So yan po yung sinasabi po ng Biblia. At base rin po yan sa mga nakikita po natin or na-encounter po natin ng mga sinasapian ng masamang espiritu. So ngayon po mga kapatid, nakita nga natin na totoo po yung pagsapi ng masamang espiritu. Ang tanong, sino-sino po yung pwedeng sapian ng masamang espiritu? Posible po ba na masapian pa ng masamang espiritu yung mga kumilala na sa Panginoong Jesucristo? O kaya man po yung mga taong ligtas na? Ngayon po kung babasahin po natin yung Bible, wala po tayo doon makikita ng pagkakataon na yung isang Kristiyano o mananampalataya sinapian o sinaniban ng masamang espiritu. At wala rin po sinasabi yung Bible na posible pa nasapian ng masamang espiritu yung mga mananampalataya. So tahimik po yung Bible dyan. Ngayon po mga kapatid, may mga ilang scholars or mga wala pa kasing panahon na yun, wala pang tinatawag na Christian o Kristiyano, kundi Judaism pa eh, no? Judaism pang alam kong religion nun. Theologians ang naniniwala na hindi na po pwedeng sapian ng masamang espiritu ang mga Kristiyano o yung mga tunay na kumilala sa Panginoong Jesucristo. Imposible na raw po na pasukan ng masamang espiritu yung mga mananampalataya. Kasi nga po, nasa atin na raw po yung banal na espiritu. At yan naman po talaga yung sinasabi ng Biblia, na lahat po ng mga kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, nananahan na po sa kanya yung banal na espiritu. Ito nga po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. So malino naman po na sinasabi ng Bible na talagang yung banal na espiritu po nasa ating mga katawan na. Yan, no? Kaya mga kabantay, meron mga Christian na sinasabi na yung pagpapatato o yung pagpapatato is masama kasi nga dahil yung body natin is temple of Holy Spirit. Ako, may tato ako and mali yung ginawa ko. Nagpatato ako talaga sa katawan ko. Marami. Medyo marami. Hindi naman ganun karami, no? Pero ito nga yung sinasabi sa Bible na ang katawan natin na hindi natin pag-aari at templo ito ng banal na espiritu. Hindi ko nahahabaan, no? Baka may masabi pa ako hindi nyo magustuhan. Kaya sinasabi po ng maraming mga scholar and theologians na hindi na po talaga tayo pwedeng pasukan pa ng mga masasamang espiritu. Tanging ang mga sinasapian lamang daw po ng mga masasamang espiritu ay madalas yung mga maruruming tao, yung mga makasalanang tao at malayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakakapasok po yung mga demonyo at yung mga masasamang espiritu sa mga taong yun. Ngayon, kung may mga pagkakataon kapatid na meron kayong nakita or na-encounter na sinasabi nga nila Kristiyano sila pero sinapian ng masamang espiritu, ang tanong, totoo ba siyang Kristiyano? Totoo ba talaga siyang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo? Totoo ba siyang ligtas? Kasi mga kapatid, baka mamaya sinasabi niya lang Kristiyano siya. Baka mamaya umaattend lang siya ng church. Baka mamaya talagang religious lang daw siya. Pero sa loob-loob niya, hindi pala totoo yung kanyang pananampalataya. Ako mga kabantay, as a Christian, unti-unti kong binabago yung sarili ko. Ako talaga, medyo palamura ako, bastos yung bibig ko, ganyan. Pero binabago ko yun. Kapag nga ngayon, sa pagsalita ko ng ganyan, is naiisip ko na mali itong sinasabi ko. Hindi ko dapat sabihin to, hindi ko dapat isipin to, yung ganitong parang nakikita ko yung sarili ko. Uy, mali, parang gusto kong topic yung sarili. Uy, mali yan. Mali yung sinasabi mo. Hindi mo dapat sabihin yan. Ganun yung sa akin. Ewan ko lang sa iba. Marami pa rin siguro siyang mga kasalanan na tinatago o kaya man hindi pa sinusuko sa ating Panginoong Jesucristo. Namumuhay pa rin siya sa mundo na ito. So yun po yung dahilan. Maaring hindi pa talaga siya tunay na Kristiyano. Kaya kung may mga na-encounter po kayo na maaring Kristiyano nga na sinapian na masamang espiritu, baka hindi pa po siya talaga tunay na Kristiyano. Ngayon, so, mga kapatid, kung ikaw ay tunay na
So ibig sabihin ako, pwede pa rin ako sa piyang kasi hindi pa ako ganun ka ano talaga. Kasi ako unti-unti pa lang ako nagbabago talaga. As a, ano, talagang pinapatibay ko pa yung paniniwala ako kay Kristo. Yeah, mga kabantay. And gustong-gusto kong maging ano, talagang maniwala sa kay Jesus Christ. And naniniwala naman ako. Pero hindi pa ako ganun talaga ka-solid katulad ng mga nakikita ang Christian talaga na hindi sila gumagawa ng masama, hindi sila gumagawa ng kasalanan. Ayan, meron mga ganyan Christian. Pero yung mga nakikita natin ibang Christian na meron mga chismosa Christian, na Christian daw, wag natin siguro ano, ikumpara yung sarili natin sa kanila kung tatanggapin natin si Lord bilang tagapagligtas natin o sa buhay natin. No? Wag natin gayahin yon. Bilang ano, wag nating ikumpara yung sarili natin sa kanila. Kasi iba sila, iba tayo. Yun na lang isipin natin. Hindi ako yung Christian na magiging katulad mo. Parang ganun yung ilagay natin sa isip natin. Kung Christian ka, gumagawa ka ng ganyan. Ako Christian ako, gagawa ako ng tama. Yun lang yung para sa akin. Kristiyano, hindi ka na namumuhay sa laman. Sa espiritu ka na. Bagong tao ka na. At nananahan na nga sa iyo yung banal na espiritu. Ito ang sinasabi po sa Romans chapter 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. So nakita naman po natin mga kapatid na malabo na po at imposible na nasapian pa ng masamang espiritu ang mga tunay na Kristiyano dahil nga po sa banal na espiritu na nasa ating katawan. Pero mga kapatid, huwag po tayo maging kampante na oo, hindi na nga tayo pwedeng pasukan or saniban pa ng masamang espiritu. Sa totoo lamang po mga kapatid, bagamat hindi na po tayo pwedeng saniban or sapian pa ng masamang espiritu, pwede naman po tayong ma-impluensyahan ng demonyo o ni Satanas. Ibig sabihin mga kapatid, pwede pa tayong tuksuhin. Pwede pa tayong labanan ni Satan spiritually. Hindi man tayo kayang pasukan ni Satanas sa ating mga katawan, pero kaya niya naman tayong impluensyahan. So hindi po tayo exempted sa mga temptation o kaya man po sa mga balak niyang gawin para sa atin. Sa katunayan, ako meron akong kilala naman na eto, yung hindi nga siya sinasapian, pero na-impluensyahan siya. And Christian siya. And yung pagiging Christian niya is hindi pala totoo, no? Talagang Christian siya, magaling siya magdasal. And kaya lang nagpa-loko siya kay Satan. Ayun, deads na siya. Kaya mali yung dapat talaga hindi mo bakit siya kinuha niya yung sarili niyang buhay, di ba? Bakit niya ginawa 'yon? And mali yung kung iisipin mo talaga, maling-mali 'yon, no? Hindi dapat na gawin ng isang Kristiyano yung ganong klaseng pagsunod sa bulong ng demonyo. Yan, balikan natin. Kaya po mga kapatid, ang mga Kristiyano pa talaga ang talagang target nitong si Satanas. Ang gusto niyang ma-impluensyahan yung mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Isa ka na doon kapatid. Actually mga kapatid, may pagkakataon na yung Panginoong Jesucristo na mismo tinukso ni Satanas. Sabi nga po dito sa Luke chapter 4 verse 2, na sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutom. So kapatid, huwag po nating hayaan na eto question mark lang. Eto question mark. Paano kung nagpadala si Jesus Christ sa tukso ng demonyo? No? Ano kaya mangyayari sa atin? Maliligtas kaya tayo sa kasalanan? Question lang yan. Umilos po si Satanas sa ating mga buhay. Huwag po nating hayaan na impluensyahan po tayo ni Satanas. Kasi mga kapatid, may mga Kristiyano pa rin po ngayon na talagang namumuhay pa po sa kasalanan. At ang nakakalungkot din po mga kapatid, may mga Kristiyano po na tumatalikod po sa ating Panginoong Jesucristo, nagba-backslide, dumalayo na po sa ating Panginoong Jesucristo. So yan po ay dahil na-impluensyahan po sila ni Satanas. Nagpa-impluensya po sila kay Satanas. Kaya ang nangyari po, nalayo sila. Ako, backslider ako eh. Nag-backslide ako pero bumabalik ulit ako kay Lord. Kasi maling-mali yung pagbabackslide ko. Kasi iba talaga yung tawag ng mundo mga kabantay. Talagang masarap eh. Masarap na masama. Ako sabi nga, di ba, kung ano yung bawal, yun ang masarap, di ba? Kaya yung kapit sa akin ng mundo, iba talaga. Pero binabago ko yun.
Kasi gusto ko talagang maging ano, maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Sila sa Diyos. So ang nakakalungkot po niyan mga kapatid, kung yung tao na yan nalayo po sa Diyos, pwede po siyang mapahamak. Hindi nga siya sinapian ng masamang espiritu na impluwensyahan naman po siya ni Satanas. So delikado rin po yun mga kapatid. Kaya dapat ang gawin po natin, huwag po tayo magpapa-influensya kay Satanas. Huwag tayo basta-basta mahuhulog sa kanyang patibong o sa mga temptation po na maaaring pinapakita niya po sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid na hindi kasalanan na ikaw ay tinutukso ni Satanas. Ang kasalanan po dyan kapag nahulog ka na sa tukso. Ang Panginoong Kristo, tinukso po siya ni Satanas pero hindi po siya nahulog sa tukso. Dapat po ganyan po ang ating gawin. Gayahin po natin ang Panginoong Kristo. Huwag po tayo magpa-influensya kay Satanas. Ngayon kapatid, mahihirapan ka kapag hindi consistent yung pananampalataya mo. Dapat makita sa iyo yung tunay na pananampalataya. Kasi kapatid, pwedeng-pwede ka talaga ma-impluwensyahan ni Satanas sa buhay mo. Kahit sabihin mo na ikaw ay Kristiyano na. Kahit sabihin mo na nananampalataya ka na sa Panginoong Kristo. Isang halimbawa po niyan ay si Peter. May pagkakataon po na maaaring hindi man po sinapian si Peter ng masamang espiritu, pero na-impluwensyahan po siya ni Satanas. Na-impluwensyahan po siya ng Diablo. Ito nga po yung sinasabi sa Matthew chapter 16 verse 33. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." So ang nirebyok po ng ating Panginoong Kristo dito ay walang iba kundi si Apostol Pedro or si Peter. So hindi po siya sinapian ng masamang espiritu, pero siya po ay na-impluwensyahan ni Satanas. So yan po yung sinasabi ko po sa inyo. May pagkakataon po talaga na tayong mga Kristiyano, pwede pa po tayong ma-impluwensyahan ni Satanas. So ito po si Peter, siya po ay alagad na po ng ating Panginoong Kristo. Pero dumating pa rin po sa point na siya po ay na-impluwensyahan ng kaaway. Ngayon po mga kapatid, alam po natin na merong magagawa si Satanas sa buhay po ng bawat tao, kahit nga po sa mga Kristiyano. At meron din po siyang kapangyarihan. Pero mga kapatid, ang good news ko po sa inyo, mas malakas po tayo. Tayo pong mga mananampalataya ng Panginoong Kristo kaysa kay Satanas. Bagamat may kapangyarihan siya, mas malakas po yung kapangyarihan po natin dahil tayo po ay na kay Kristo. Bagamat may magagawa po si Satanas sa buhay ng mga tao, may mas magagawa po tayo dahil mas malakas po tayo kaysa sa kanya. Mas makapangyarihan po tayo. Kung may magawa man po siya sa ating mga buhay, kayang-kaya po natin niyang kontrahin. So kapatid, kaya po natin labanan si Satanas. Malakas po tayo, may magagawa rin po tayo dahil po sa ating Panginoong Kristo. So ang gawin lamang po natin mga kapatid, labanan po natin yung gawa ng kaaway. Kapag nakikita po natin na meron siyang ginagawa sa ating mga buhay, temptation, o anumang po mga paninira na ginagawa niya sa atin, labanan po natin siya, layuan po natin siya. Nang sa ganun po, hindi na po siya kumilos sa ating mga buhay at hindi po tayo niya ma-impluwensyahan. Sabi nga po dito sa James chapter 4 verse 7, "Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo." So paano po natin lalabanan si Satanas? Siyempre po sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia araw-araw, sa pananalangin araw-araw, sa pagbababad sa presensya ng ating Panginoon araw-araw. Sa pamamagitan po. Totoo lang sa mga ganong klase ng ano, no, mga ganong klase na sinasabi ni Sir Ian, anak, magbasa ka ng Bible and magpray ka, talagang nakakawala ng mga temptation ng demonyo, yung mga ganong klaseng gawain. Ako sa totoo lang hindi mo ako nakapagsalita ng ganito sa ano, sa mga tao. Sabihin ko, "Oy, dapat ganito. Si Jesus Christ ganito." Hindi ko masabi 'yun. Parang ewan ko ba, parang nahihiya ako. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Bakit, parang hindi ko masabi yung pangalan ni Jesus Christ. But hindi ko ma-share, no? Kasi nga hawak ako ng mundo. Ganun yung kapit sa akin ng mundo. Pero unti-unti binabago ko yung sarili ko. Alam ko mapag-share din ako sa iba. In the near future. Yan. Sabi ko nga dati, kwento ko lang, no. Sabi ko dati, Itong channel ko na to. Darating ang araw, magiging magbabago yung ano, content ko. Magiging tungkol to kay ano, tungkol to sa Diyos, tungkol to para paano i-share ang gospel, no. Siguro, 'yun ang talagang ano ko noon, nasa isip ko. Kasi kahit papaano noon, although hawak ako ng mundo, lumaki pa rin ako sa Christian family. And kaya may alam din ako. Kaya sabi ko, balang araw itong channel ko na to, magiging para kay Jesus Christ. Yan, malalabanan po natin si Satanas at wala po siyang magagawa sa buhay natin. So ibigay po natin yung buo nating tiwala sa ating Panginoong Kristo, nang sa ganun po mga kapatid, mapagtagumpayan natin si Satanas.
labanan po natin si Satan, kayang-kaya po natin siyang labanan. Mas malakas po tayo sa kanya at wala po siyang magagawa. Sabi nga po dito sa 1 John chapter 4 verse 4, mga anak, kayo ngayon sa Diyos at napagtagumpayanan ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritong nasa mga makasanlibutan. So mga kapatid, malinaw po, mas malakas po tayo sa anumang pong mga nasa sanlibutan po na ito at higit sa lahat kay Satanas. So huwag po tayong matakot, lakasan lang po natin yung ating loob. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Magpalaya po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi. Yun ang... At yun nga po ang content ni Sir Ian Akda ng mga kabantay. At nga kahapon mga kabantay, kwento ko lang din ulit sa inyo na mayroong blessing na... Ay, hindi pala kahapon, nung isang araw pala. Sa totoo lang, may blessing na dumating sa akin and sa mga kaibigan ko. And sabi ko, siguro ito yung bigay ng ni Lord sa akin. Kasi sa totoo lang, nagbibigay din ako ng nagbibigay talaga ako ng ngayon ng nagbabalik loob ako, nagbibigay ako ng tights. Hindi ko na sabihin kung magkano, no? Yung tights, naniniwala ako na yung tights talaga para kay Jesus Christ yun, para sa Diyos yun, at hindi talaga sa atin yun. Hindi sa atin ang pera sa mundong to, kundi para sa kanya, hindi galing sa kanya yan, at dapat natin ibalik sa kanya yan, no? Kung ano man yung binigay niya sa'yo, siguro dapat ibalik mo sa kanya yung 10% niya. 10% na nga lang yung ano eh, 'di ba? Yung hinihingi ni Lord eh. Kasi sa sobra-sobrang blessing na binibigay ng Diyos sa atin, hindi man natin nakikita, no. Hindi natin nakakalain na blessing pala yung dumarating. Yung blessing lang na humihinga ka pa. 'Di ba? Hanggang ngayon. Blessing, buhay ka pa hanggang ngayon. Blessing 'yun. Abantay. So, yun lang mga kabantay sa akin, no. Na-share ko lang din. Medyo natuwa ako sa ano, para sabi ko, ay, ito pala yung ano, yung bigay ni Lord. Alright. Yun lang. Natuwa lang ako. Sa peace sa inyo lahat. God bless. And subscribe po kayo sa Ian Akda and Rapguard TV. Yun lang po. Mabuhay kayong lahat.